Welcome back po sa Men of Light. Ito po si Father Deo Galang. Bumabati po sa inyo ng magandang araw. Father Ching po, magandang araw din po sa inyo. Ngayon pong nagte-taping tayo ay wala si Bishop Ambo. Wala po siyang sakit. Siya po ay nasa Bicol. Nakikisa sa celebration ng 300 years ng awing Peña Francia sa mala debosyon ng ating mga kapatid, lalo na yung mga nasa Naga. We are with you in thanking the Lord for this wonderful devotion, Mother Mary, no? The title ng Peña Francia, at nakakabilig po mga kapatid natin sa Bicol, sa Bicol region dahil sa kanilang faith, no? Napakalakas at maraming mga banal na pare, no? Mga kaibigan nating taga Bicol, and we are with you in this weeks of Thanksgiving, 300 solid years of devotion. Okay. Kasama po natin si Father Ching at ang ating discussion, sabi nga natin ay gipit, kalagayang mahirap. When your back is against the wall, parang walang-wala ka nang magagawa. Nahuli ka na. Para bang you are cornered. You are already in a situation na parang masisira na at wala ka nang aatrasan. Wala ka nang maatrasan. Huling-huli. At ang unang ginawa po ng isang taong to ay wala siyang sinisi. Di ba po ngayon, ang uso ngayon ay blaming. Sisihan. Di ba po, pag yung bata ay nauntog, naglalakad yung bata, yung batang saktong naglalakad, mga toddler. Tapos, sa kakalakad ay nauntog sa lamesa. Sa kanto ng lamesa, masakit po yan, ha? Tapos, sasabihin po ng lola, tsaka, kaya, ina, kaya, ate, yaya, ganun. Pag umiyak yung bata, oh, huwag ka nang umiyak. Kasalanan ng lamesang yan. Papaluin natin lang yan. Huwag ka nang umiyak, anak. Okay na okay po yan para sa mga bata. Sisihin natin yung lamesa para hindi na umiyak yung batang nauntog. Pero pag matanda na tayo, hindi na po uubra yan. In my own reflection, Father Ching, yung parang blaming is a childish act. Pero pag tumatanda na po tayo, kailangan akuin natin. No? We have to take responsibility to our action and to the consequences of our action. Sabi nga, masarap manisi. Kumisan, medyo nakakatokso rin manisi. Mm-hmm. No? Sisihin yung ibang tao. Kasi pag sinisisi natin yung ibang tao, parang itinataas natin yung sarili natin, ibinababa natin. At maganda yun. Okay. Mahirap pa po sa pagsisi ng yung blaming, parang yung solusyon wala sa atin. Oh, di ba? Oh, yung outside ako dyan. When we blame, if the fault is outside us, parang ganun din ang sinasabi natin. Ang solusyon wala sa atin. Parang sinabi natin, wala tayong magagawa dyan. Huwag po kayong magalit, no? Ngayon lang nagtitaping kami, nanonood kami ng news bago kami nagtape. Pero parang hanggang ngayon, hindi pa tayo nakalabas dito sa hostage taking some or many weeks ago. Ang feeling ko po, buong Pilipinas na-hostage sa isyong ito. That we are no longer going or moving forward. And we are all stuck na mga front page, yung mga balita, mga analysis. Puro, it's about who's to blame. Siguro po, after some time na we already gave so much time for this, let's move on, no? Allow the law and those who are investigating take care of it. Dami-dami pa po tayong magagawa. Mas maraming pwedeng gawin. Let us stop blaming. We can also be an immature society, no? Mm-hmm. Hindi lang tao. Pag we keep on looking for somebody to blame, all of us, in a sense, as a nation, let us move on. Let us learn from the experience. Let's do better when things happen this way. Masakit po, lalo na sa mga naapektuhan, sa mga Pilipinos abroad. But let us move on. Ang sabi po, blaming is as old as original sin. Kung yung pagsisisi daw po, paninisi na kapwa, kasing tanda ni Adan at Eva. Di ba, Father Ching? Nung nagkamali si Adan at Eva, kumain sila sa, ano ba ito, itong forbidden fruit. At tinanong ng God Creator, Adam, you ate the forbidden fruit. You can eat everything. Ha? Pwede mong kainin lahat dyan. Mga prutas. But wag lang itong pinagbabawal kong prutas na to. But kinain mo. Anong sinabi ni Adan? Hindi po ako. Si Eva ang nagbigay. Eva, but kinain mo at binigay ang prutas kay Adan? Ito'y pinagbabawal ko sa inyo. Anong sinabi ni Eva? Hindi po ako. Itong ahas.
Itong ahas naman, ba't binigay mo? Ay, di ba, you created me. Sa kasalanan pa ng Diyos. And we realize that when we do not claim, no, even when we go to church, when we say, I confess to Almighty God, inaamin ko, inaako ko. Parang I take responsibility to my own action. It is a sign of a mature person. Parang ang palaging pumapasok sa isip ko si Mother Teresa pag ganyan. Mm-hmm. No? Yung sa Calcutta, no? Yung makikita mo, napaka-depressed na situation yung dinatnan niya. Pero hindi mo narinig sa kanya, ganito ang gobyerno ng India, ganyan, wala siyang anong ginawa. Wala siya sinabi. Kasalanan ng mga politiko. Magandang ano, no? Kaya parang iba, minsan po yung mga nakakalungkot din, yung minsan pag parang yung nakukulong sila sa isang sitwasyon na sinisisi hanggang tumanda sila. Tatay ko, ganito, kaya ako, ganito. Mm-hmm. Kaya yung parang, kumisang patay na yung tatay niya, sinisisi yeah. pa. Kaya ako ganito, ganito, kaya miserable yung buhay ko. Illusion dahil, lang po yan. Limbawa po, sinasabi, kaya ako nagsisigarilyo kasi chain smoker yung tatay ko eh. Kaya ako mapagmura. Kaya ako mapagmurang ganito. Kasi yung nanay ko mapagmura. Lahi kaming mapagmura. Kaya mainit yung ulo ko. Mainit talagang ulo ko. Temperamental talaga ako. Paggalit ako, talagang di ko makokontrol. Lolo ko pa. Panahon pa ng lolo ko, talagang mainit ang ulo ng lahi namin. Sabihin mo sa lolo mo yan, pero that is not true. Illusion lang po yan. It's more of an excuse. We blame people outside and before us. The truth is, you can make a choice. You can make a choice. Eh di huwag kang magsigarilyo. Eh di pag mainit yung ulo mo, you take control of yourself. O kung sa lahi kaming sugarol, wala kaming magagawa dyan. Sinasabi nga, di ba? Hindi po totoo yan. Yung sinasabi, pag nag-umpisa kang inamin mo, yun daw yung simula ng pagbabago. Pero hanggat hindi natin inaamin na nasa atin yung problema talaga, matagal ang pagbabago. Sabi ko nga, ako naniniwala po talaga ako, blaming or yung paninisi is a sign of immaturity. Kahit na matanda ka na, tapos umiinom ka o may bisyo ka, sasabihin mo, lahi namin talaga. Kaya nga po tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos na pumili, no? Wala tayong dapat sisihin. Kung ano man mangyari sa buhay mo, you have to embrace. I have to do, you can do something about it. Ito yung magandang ginawa ng katiwala dito sa ano, no? Na kahit maganda yung buhay niya, kahit pinagkatiwalaan siya ng marami, pero nung dumating yung panahon na sinasabi ng kanyang Panginoon na aalisin na kita kasi meron akong nababalitaan sa iyo, hindi niya siya, naninira lang yan. Sinisira lang pangalan ko niya. No? Uy, meron po kasing ano sa akin, yung parang maingit kaya sinasabi yan. Alam mo po, napapansin ko sa mga Pinoy, national pastime natin yan, looking for somebody to blame. And nobody actually is claiming, no? Kahit sa mga malalaking karumaldumal na murder sa atin, sa Mindanao, ano, walang umaamin. Just look for a good lawyer. Parang ganun eh. Wala na talagang konsensya yung tao yata. Yung, parang ang kinabibiliban ko pong presidente sa Amerika, si Truman, si Harry Truman. No? Siya po yung pumalit kay Roosevelt nung namatay na kagad itong si President Roosevelt. Panahon po ng World War II, mahirap po yung kalagayan nun. And then nagka-re-election, na-re-elect siya. From vice president to president, then another term. Ang maganda dun sa lamesa nitong si President Truman, hindi po nakalagay yung President Truman, President of the United States of America. Ano na, sir? Di ba yung lahat nung ngayon, Father Ching Fuertes, Parish Priest, ganyan, or Mr. Jose de la Cruz, manager, para pwede ganyan. Siya po nakalagay, the buck stops here. Yung nakalagay sa lamesa niya. The buck stops here. Di ba yung buck, yung parang pong yung konsepto ng bucket, yung parang pasahan ng sise, yung pasahan ng responsibilidad, walang umaako. Doon sa lamesa niya sa kanyang presidential office, yung nakalagay, hindi yung pangalan niya, nakalagay, the buck stops here. Parang sinasabi niya, dito, gagawa na tayo na solusyon. Dito, hindi na natin ipapasa. Dito, wala na tayong sisisihin. Gawa na tayo ng action dito. Hindi na tayo kasama sa problema, kasama tayo sa solusyon. Oh, ganda naman, Father Ching. Yung sana, huwag na tayong maghintay maging presidente kung anumang organisasyon niya, no, institusyon, no, eskwelahan, no, bansa. Kahit sa pamilya natin, we can already say, dito magkakaroon ng solusyon ng problema. Hindi ko sasabing kasalanan ng asawa ko, kasalanan ng anak ko, kasalanan ng biyenan ko, kasalanan ng mga lolo at lola ko. Lahi namin yan. O Paris Pris ko, may kasalanan yan. We begin to do something about it. And that is something parang worth
admiring in this very difficult situation. Kahit nagipit siya, pero... Merong ang song, yung Hili Banili. Parang very old song itong mga rapper, no? Sabi ng rapper, blame it on the rain. Oh, wow. Parang pag sinasabi lang, ba't di ka nakadating sa meeting? Umulan po eh. Ba't di ka nakarating sa ating obligasyon? Na ikaw naka-assign eh. Umulan po eh. Parang ang solusyon eh, wala sa'yo eh. Ulan eh. Pero di ba may kasabihan ng matatandang Tagalog, sabi, pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sabi ng isang manager, sometimes in our office, we are very good in looking for reasons to blame. We never talk about solutions. Ba't di mo nakuha yung ano mo, target mo? Eh, kasalanan po nito, ganito. Meron pong economic crisis, wala pong trabaho yung mga tao. And then, siguro maganda, we begin to take responsibility. Huwag nating pag-usapan kung ano yung dahilan. Pag-usapan natin kung ano yung pwede nating magagawa. Hindi ko po alam kung naikwento ko na po itong isang poster na binigay sa amin noon na image ng isang bata to wrap this first segment ng ating discussion sa blaming. May isang bata, para bang nakalagay dun sa kanyang title ng poster, hero. Hero, bayani. Nagtataka ako, ba't bayani yung bata? Eh, naka-shorts lang siya, tsaka pawis-pawisan. Tapos nakatalikod, naka-baseball cap, at may dalang baseball bat. Tapos nagdo-doorbell siya sa isang malaking bahay. Paano naging bayani ito, sabi ko. Tapos pinakita yung poster na mas malaki. Yung bahay na malaki, mayroong malaking glass salamin dun sa harapan. Basag. Basag. Bukang nabasag ng baseball ball. Tapos parang yung kwento doon, eh, naglalaro sila ng baseball sa harapan ng bahay. Lumipad itong bola at tumama sa salamin at nabasag. Ang mga kasama niyang naglalaro. Umalis. Nagtakbuhan. Siya, nagtago. Pero siya nagdoorbell pa, no? Siya, ang ginawa niya, pinulot niya yung baseball bat. Lumapit siya doon sa may pintuan at nagdoorbell siya. Sabi, bayani. Parang sinasabi, kailangan po natin yung mga taong ganito who will take responsibility with the problems we have. Because that's the only way we begin to consider solutions. Ang napakaganda no, yung image na yun, yung yung inako niya talaga yung kasalanan. No? Siguro sa bahay, magandang ano yan, training sa mga bata, yung pag-ako sa responsibilidad. Dahil ito po ang pundasyon ng ating ebanghelyong pinag-uusapan sa gipit na sitwasyon. Magbabalik po ang Men of Light at pag-usapan naman natin ang mga diskarte, ang mga solusyon at remedyo sa mga problema ng gipit na sitwasyon.